Okay, pagpapatuloy ko yung sinabi ko na gross negligence, okay? It is sometimes necessary to establish gross negligence as opposed to ordinary negligence. Kaya gross negligence ang sinasabi ko tungkol kay Rommel because first of all, siya yung best friend, siya yung closest friend, at siya yung talagang pinakaunang person talaga at siya lang yung natatanging person na nilapitan niya at pinagsabihan niya na ito yung nangyari sa akin, feeling ko may nilagay sa drink ko and then now I'm not feeling well. So ibig sabihin, gross negligence, the fact na alam niya na ang substance na nilagay yon is drugs, pero ha, instead sana na binigyan niya talaga ng immediate response in terms of emergency or in terms of pagkuha ng police or whatever para at least sana na-actionan agad para hindi aabot sa ganun nagsuka-suka siya, hindi aabot sa ganun na nagkaroon na siya ng kung ano-anong mga pakiramdam that had caused her to death. So dapat ang ibigay sa kanya is kailangan masentensyahan siya in a crime of gross negligence. Okay? So, yung sinasabi na kailangan i-establish din kung anong ibig sabihin ng gross negligence into an ordinary negligence. Ayun. Mismong si Mismong si Val, by the time that she was being interviewed by Karen Davila, along with Clark, with Rommel, and of course, sino pa yung isa? Parang attorney ata. And then, by the time, JP ata yung isa. So by the time sinabi mismo ni Rommel na noong nandun na nagsusuka-suka na nandoon na mismo sa harapan mismo ng toilet bowl, and then later on, they had to transfer her sa mismong bathtub. Ayun, sinasabi niya na hinga yung ano yung parabang hinahabol na lang yung paghinga niya. She had some difficulties in breathing, ganun ganyan. So alam na nga nila, nakita na nga nila na yung itsura ng ganon, and of course according to Rommel and according to Karen Davila, she has established, you know, with a certain question na, Rommel, alam mo na matagal mo na siyang kakilala, I am sure na nagkaroon din kayo ng mga pagsasalo-salo before, nagkaroon din kayo ng party or whatever, and then, is this the only time na nakita mo na mga 4 to 5 hours na nagsusuka at ganyan pa rin ang ano na yung una walang pagbabago? And he said, yes, this is the only time. So, siya mismo ang nagsabi, si Rommel mismo, and then of course, si Val mismo, and I'm sure na ganun din ang nakita ng mga iba na, why did they not just do a certain action na talagang dapat hindi na lang nila hinayaan na nandun na lang natulog o kay nawala ng ulirat, nawala na talaga siya ng she was unconscious at that time. Bakit hinayaan na lang nila? Why did they just take him to the emergency? Yun ang kanilang negligence.